Yo mga idol, ngayon nga ay pag-uusapan natin kung gaano ba kalakas si Uchiha Sarada at kung ano-ano ba ang mga posibleng maging ability niya in the future. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. I-like at i-follow nyo na din yung ating Facebook page mga idol. Road to 1000 followers na yan. Baka naman, maglalagay na lang ako ng link sa description sa baba. So game, Uchiha Sarada. Siya nga ay kilalang Elite Genin ng Konoha. Bali anak siya ni Sasuke at Sakura. And ang pinakapangarap niya nga ay maging isang Hokage balang araw. So namana niya nga yung talino at talento ng kanyang tatay na si Sasuke. At yung lakas naman at chakra control ay namana niya sa kanyang nanay na si Sakura. Nagawa niya nga makaabot sa final round ng Chunin exam. At sinasabing pang Chunin level na nga daw yung leadership at yung diskarte niya sa pakikipaglaban. So dahil may dugo nga siyang Uchiha ay favorite niya nga gumamit ng ninja tools at shuriken jutsu. And yung nature transformation niya nga ay wind, fire, lightning at yin release. So capable siya gumamit ng mga technique na katulad ng sa kanyang tatay na si Sasuke. Tulad na lang ng great fireball technique at shidori. Bali na awake niya yung sharingan niya dahil sa excitement or happiness. Ito nga yung nakita niya na yung tatay niyang si Sasuke after ng maraming taon. So kung di ako nagkakamali, first time sa isang Uchiha ang maka-awake ng sharingan out of excitement or happiness. Dahil diba, madalas nga na-awake yung sharingan dahil sa matinding galit. Bali punta na tayo sa mga posibleng maging ability ni Sarada in the future. And remind ko lang muna kayo, ito ay opinion ko lang mga idol. Kaya i-comment mo na din yung sarili mong opinion sa ating comment section sa baba at pag-uusapan natin lahat yan. So una nga ay magkakaroon siya ng dalawang summoning contract. So dahil nga anak siya ni Sakura na may contract sa giant slug na si Katsuyu at ni Sasuke na may contract naman sa giant snake na si Awada, posibleng magkaroon nga si Sarada ng dalawang animal summoning contract. Gaya ng kanyang tatay na si Sasuke na meron ding dalawang animal contract, which is giant snake at giant hawk. So ang angas nun pag nagkataon, di ba? Isasamon niya si Katsuyu para sa healing protection ng mga kasamaan niya at the same time makipaglaban gamit naman yung snake summoning niya. Pangalawa ay yung Rinnegan. So tingin ko magkakaroon din ng Rinnegan itong si Sarada na ituturo naman sa kanyang ng kanyang tatay na si Sasuke. Bali kung matatandaan nyo, nagkaroon nga si Sasuke ng Rinnegan dahil nag-evolve nga yung Eternal Mangekyo Sharingan niya after ma-receive yung kapangyarihan na galing sa Sage of Six Paths. Maybe tuturuan niya si Sarada kung paano ito maa-awake in the future. Siyempre, kailangan muna ma-awake ni Sarada yung Eternal Mangekyo Sharingan, which is itong pangatlo natin. Ma-awake niya yung Eternal Mangekyo Sharingan. So ito nga yung pangarap, ma-awake ng tito niyang si Itachi. Bali once nga na ma-awake ni Sarada yung Eternal Mangekyo Sharingan, ay pwede niya nga ito gamitin nang walang pinoproblemang pagkabulag. Bali pag Mangekyo Sharingan lang kasi, ay pag na-overuse mo ito ay mabubulag ka nga. Pero pag Eternal Mangekyo Sharingan, ay kahit kailan mo ito gamitin, ay hindi ka nga mabubulag. Bali gagawan ko na lang ng separate video kung ano ba yung pinagkaiba at kung paano ba ma-awake yung Mangekyo Sharingan at Eternal Mangekyo Sharingan. Ano kaya yung magiging pattern ng Eternal Mangekyo Sharingan nitong si Sarada? At possible din magkaroon siya ng access sa mga overpower abilities ng Eternal Mangekyo Sharingan, which is itong Amaterasu at yung Armor Susano. Pero depende pa din yan kung anong klaseng ability ang makukuha niya sa kanyang Eternal Mangekyo Sharingan. Iba-iba kasi yung mga abilities ang binibigay na itong Mangekyo or Eternal Mangekyo sa isang individual. Example nga ay yung Mangekyo ni Obito na may ability na kung tawagin ay Kamui. At kay Itachi na meron namang ability na Amaterasu. So yun nga, ano kaya ang magiging pattern ng Mangekyo at Eternal Mangekyo Sharingan nitong si Sarada?
at ano kaya yung magiging itsura ng susano niya. Pang-apat ay yung strength of the 100 seal. So ito nga yung pwede kang mag-ipon or mag-imbak ng massive chakra na katulad ng ginagawa ni Tsunade at Sakura. So possible niya ding magawa yan in the future na ituturo naman ng kanyang nanay na si Sakura. And last, isa nga din sa mga candidates si Sarada na pwedeng maging next Jinjuriki ni Kurama kung sakaling bumalik na nga ito. Kung yung mga naunang abilities lang na binanggit natin ang baon niya para labanan ang Otsutsuki ay tingin ko hindi nga ito magiging sapat. Kaya feeling ko pwede rin si Sarada ang maging next Jinjuriki ni Kurama. So with that power ay kayang-kaya niya na nga makipagsabayan or even tumalo ng isang Otsutsuki. So overall ay magiging halimaw itong si Sarada in the future. And sure ako na madami siyang mabe-break na history sa mundo ng Naruto. Tulad na lang ng unang babae na magtataglay ng Eternal Mangekyo Sharingan at Rinnegan. Unang babae na makakagamit ng Susanoo. Unang Uchiha na magiging Hokage. At magiging pinakamalakas sa history ng Uchiha clan. So dyan na nga nagtatapos ang topic natin kung gaano ba kalakas si Sarada in the future. So kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. So salamat mga idol. Okay.